Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So it's me again, Angela V. And for my today's video, ay gagawa natin ng review itong galing sa Shopee na Sun Mini UV Nail LED Lamp. So gagawa natin ng review to and i-open din natin. So ayun, buksan na natin to. So hindi ko na siya guguntingin kasi hindi ko mahanap yung gunting dito sa kwarto. Pero madali lang naman siya. So, igaganon mo lang, oh, di ba? Igaganon mo lang, oh, di ba? Avanga! Tapos, saka para syempre safe na safe din yung ating bubble wrap. Kasi yung bubble wrap na yan, gaganong-ganonin mo lang yan. Diba, safe na safe. Sana gumana to, mamaya safe-safe. Ano, inalkoholan ko na nga pala to. So, alkoholan ko lang ulit, no? Itsura ng LED lamp nila. Nakalimutan ko lang kung anong kulay. Ay, pink yung pinili ko. Pink yung may check dito. Ang tinsura ng LED lamp nila, yung package. Parang ano nga siya eh, parang miniso style yung pagkakapak sa kanya. Kasi yung ibang miniso product, kapag bumili ka, ganito din yung itsura. Merong mga ganitong product sa Shopee na less than 100, pero ang price ng binili ko ay more than 100. Para sa isang shop na lang ako bumili, kasi may iba pa din akong biniling product. So, ayun, para sa isang shop lang siya. Though hindi ako nakakuha ng free shipping, kasi kahit binili ko to nung sale, girl, alam mo kung anong nangyari, wala siyang free shipping, hindi siya zero, minimum zero ba yun? Minimum zero. Hindi siya minimum zero, parang 199 pa rin yung kailangan mo bago mo makuha yung free shipping. So, siguro iba yung shipping nun, ewan ko. Oh, Moodle din yung Shopee yun. Ano? So, pag binuksan mo yung product, hindi natin kung anong, pero saan na gumana to, girl, kasi hinanda ko yung koko ko dito, yung isang may nail kenemeru na color red, the color pink yung itsura niya, tapos isang nails lang, ganun. Walang ginawa sa isang nails. So, pag makuha mo to, meron kang unang-una, tatlo lang yung laman niya, so ito lang yung laman niya. Una-una ko nakita, may charger. Tapos may kit na manual. Hello. Non-harmful to eyes. Yun lang naman nakalagay. May manual sila. So, mamaya natin basahin. Buti hindi siya yung manual na sobrang habang hindi mo naman babasahin at hindi mo naman titignan. Head tayo dito sa mismong product. Para lang siyang mouse. Ito, di ba? Para lang siyang mouse. Tapos may pa ganitong effect siya. Sa ilalim pala. Tapos may stand siya. Wow! Yon, girl, napastand ko na siya. So, ganito yung magiging itsura niya. Ipapatong mo siyang ganyan, tapos papasok mo yung kuko mong ganyan. Isa-isa lang, girl. Isa-isa lang. Huwag mong sabay-sabayin. Kasi isa-isa. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Isa lang yung nakikita ko. Pero meron din siyang Sun Mini UV LED light lamp na nakalagay dito sa side na itetch. Mukha lang talaga siyang mouse, te. Ayan, o. Tignan mo. Saktong-sakto lang, o. O, diba? Tignan muna natin yung cute niyang manual. Kasi wala namang masyadong madaming nakalagay dun sa manual. Yung manual niya, kabilaan lang pala siya, same lang yung nakasulat. 1 and 2 lang, operation instruction yung isa, tapos technical instruction. So, nakalagay lang yung sa una, i-connect mo yung USB. Connect mo yung USB doon sa nail lamp. So, di ba nga, meron siyang ito, yan, girl. So, wala siya nung parang adapter ba tawag nun, basta yung pinaplug. So, connect lang daw natin, attach. So, katulad ng itsura nito, ayan o, ayan, girl. Ang itsura na. Same lang siya dun sa Android na charger. Mm. Parang pangsaksak sa power bank. So, connect lang natin siya, girl. Second step, pagulo na rin ng pagulo yung buhok ko. Press power button, default timing setting, 45 seconds. Third step, press power button, 2 seconds, timing setting, 60 seconds. So, sa technical instruction niya lang naman, kung saan niyong malaman nyo, i-flash ko yun. So, magsistart na tayo. So, ayun, in-on ko lang yung nail lamp para sure na sure akong gumagana siya at perfect. Gumana talaga siya ng bonggang-bongga. Ang napili kong color ng nail polish wow. Ay lucky red na mula sa sassy. So, unahin ko lang yung aking mga kuko na merong mertiolet. So, papabilisin ko na lang to, syempre, para hindi na kayo matagalan. Next, kinuha ko na yung UV nail lamp at i-on ko na siya at guys, kusa siyang namamatay pagkatapos ng 30 seconds. So, antayin nyo lang yon kasi mamamatay naman siya. I-click nyo lang pag-on nyo, tapos antayin nyo lang siyang mamatay yung ilaw niya. Tapos, okay na, tapos na yan.
So, after nun, syempre, i-check natin kung talaga bang tunay na natuyo siya. Pero nakikita niyo naman ang ganda ng register ng kulay ng red niya para siyang nilagyan na agad ng... So, pinindot-pindot ko lang yung kuko ko, tinatch-touch ko kung talagang tunay ba at aking napagtantong mga sis na hindi nasira ang aking kuko. Ang ganda. Inikot-ikot ko pa yan. So, dahil meron akong impatient ass, ay pinagsabay-sabay ko ang tatlong daliri sa isang nail lang na session na kung ano man pagsuksok mo ng kamay doon. So, dahil impatient nga ako, ito ang kinalabasan niya. So, kung nakikita nyo yung kanina, maganda yung pagkakatuyo yung una. Pero nung sinabay-sabay ko siya, girl, ganun pa rin naman yung naging itsura niya. Pero kapag hinawakan mo, ayan, nag-iiwan siya ng bakas. So, hindi siya katulad nung kanina na pag pinindot mo, walang nangyayari. Ngayon, may nangyayari. At ang ending, inulit ko sa nail lamp yung aking kalokohan. So, ayun, ang moral lesson ng itong story na ito ay dapat maging patient ka, no? At huwag mong pagsabay-sabayin, isa-isa lang. Pero dinalaw ako pa din. In fairness sa nail lamp pa, kasi pag nilagay mo siya doon, ang glossy tignan, para siyang may in-apply na colorless or yung clear lang na nail polish. So, update lang tayo, no? Yung kamay ko, dumikit siya dun sa may nail polish at ipapakita ko sa inyo. Hindi siya naging masyadong halata sa camera at saka sa mata ko rin, hindi siya naging ganun kahalata. Pero nakadikit yung nail polish at may part dyan na medyo parang umurong ng konti. Pero in fairness, ang ganda pa rin ang itsura niya. Siguro dahil yun sa nail lamp at hindi ganun kapangit yung itsura kasi nga medyo natuyo na siya dun sa nail lamp. Laging yung mga thumb ko na nails, yung mga nails ko sa thumb, makakapal yung coat ko sa kanila kasi hindi ko sila kayang i-double coat, double coat. So, yun lang naman yung nasira so far. So, ayun guys, sobrang amazed ako sa product na to. Nahirapan talaga ako na yung nails ko, tuyo muna bago ako magsisipag galaw. Nahirapan ako ng ganun kasi usually kakakulay ko pa lang sa kanya. As in, hindi na agad siya tumatagal ng maayos yung itsura. Madalas, may buhok ko siya. Yung linya ng buhok ko, pag hinawi ko yung buhok ko, may buhok na agad siya or nauumpog siya agad sa iba't ibang kung ano-ano. Kunwari, kapatong sa lamesa. Medyo magaganon ko yung sa lamesa. So, nails ko, ang nasira lang sa kanya ay dalawa. Siya, yung ibang nails ko ay super maayos sila and hindi siya nagpa-bubble. So, 8 over 10. So, sobrang sulit nito. Worth it siya kung bibilin nyo. Actually guys, kapag pinasok mo yung bonggam-bonggam mong nails, no, na may kulay na, pag pinasok mo siya, at first, hindi mo mararamdaman na medyo mainit siya, lalo na kung medyo malamig sa inyo, or malamig talaga sa inyo, or naka-aircon kayo. Pero kapag ba tumatagal, kasi mas pinapakiramdaman ko kung anong feel ko habang nandun sa loob yung ilaw-ilaw at yung daliri ko, no. Yung naramdaman ko, medyo mainit lang siya, pero halos hindi mo na siya maramdaman bago ko siya ma-sure na mainit ba. Mainit ba talaga? Medyo mainit pa yung nararamdaman ko. Parang ganon. So, ayun, hindi siya ganon kayo at sa, parang hindi mo na siya mararamdaman. Alam ah, kung ako lang. Pero nung tinititigan ko yung ilaw, siguro hindi maganda kung tinitigan mo siya at nakasalamin ako nun, wala mo mata ko. Nung tinititigan ko siya, habang imbang nakaganon yung kamay ko, kasi wala akong iba eh, no? Mababoard ako nun te. Sobrang bored ko, tinitry ko siyang titigan at nung tinitigan ko siya, medyo masakit na siya sa mata. Titigan, mag-cellphone ka na lang ako na kailangan, ganun-ganun. Tapos ang pang third ay, hindi mo siya pwedeng gamitin ng sabay-sabay. Te, isa-isa lang. Isa-isa lang. Nag-iisang nails lang. Kasi ito maayos siya, ito yung isa-isa lang eh. Siyempre yung pasensya ko, mahaba sa una lang. Sa una lang, tapos tinayay ko na yung tatlong nails at hindi siya maganda. Kasi diba tinatouch ko pag natatapos. So, ang ginawa ko, isa-isa ko din siya. So, sa mga sumunod. Pero yung pinakalas, pinagsabay-sabay ko na siya. So, wala lang. Parang trip ko lang na nangyayari pag pinagsabay-sabay para mas bongga. At guys, dahil nga time-consuming siya, mabilis ako mainip. And sure naman akong di lang ako yung mainipin, no? Pero kung nagmamadali kayo, pero gusto nyo pa rin na maganda yung nail polish nyo, bongga to girl, pwede mo siyang gamitin at sobrang dali lang. Pero yung napansin ay, bukod sa kaya niya nga ilagay sa kahit saan na bag, kasi maliit lang din siya, and mukha lang siyang mouse. At pwede nyo na rin gamitin yung mga, siguro mga charger, no? Pero mas advice ko na gamitin nyo pa rin kung ano yung connector na meron siya. Pero na-amaze ako guys, kung tatanungin nyo ako kung pagdating sa time,
So, ta-times nyo na lang siya. Times nyo, kayo na magdurang ba? So, kung nagmamadali ka, so isipin mo, tag-iisang lane, may papasok mo doon. So, 30 times, 10 mo yun, di ba? Parang 300, no? Iisipin mo nga naman mabuti. Medyo time-consuming siya kung nagmamadali ka. Pero at the same time, worth it siya. Kasi, madali talagang masira yung nails ko. Kaya talaga bumili ako dyan. Kagaya ko kayo na nangihirapan or kagaya ko kayo na nagbabubbles. Actually, naganda na ako sa kanya. Kasi, pag nag-nail polish talaga ako, parang kaakibat niya na yung pagbabubbles ng nail polish. Pero in fairness, ang ganda at umabot ako sa point na hindi ako gumamit ngayon ng ano, yung parang pang coat sa kanya para makintab siyang tignan yung colorless. Kasi ang ganda na niya actually. Ang ganda na naging itsura niya or ganito lang talaga dapat yun pero hindi ko na nagagawa ng tama. Pero in fairness, oh. At saka pag naglalagay ako ng colorless, guys, usually, sobrang tagal talaga niya matuyo. Yun ang colorless, parang mas pumapangit at mas madali siyang masira. Kasi once na tumama ng konti sa, kahit sa balat ko lang, kunyari, na ganun ko ng konti sa balat, bababa yung mga nail polish na ganun pa. Parang bababa sila, tapos may konting kulay lang dun sa mga nahila, ganun. Tapos pag uumbo ka na sila dun, so ang pangit talaga tignan. Pero, in-stay ko na lang siya kasi wala na matitingin ng masinsinan sa kuko. Pero ako, nababother ako ng bonggang-bongga kasi, wala, parang ang pangit kasi na parang bumpy na parang nakayod na hindi mo maintindihan yung kuko. So, nangin niya ako sa price, worth it siya. Kahit 100 plus yung binili ko kasi okay pa rin naman siya and working pa rin siya. And kung bibili niyo siguro yung lower price version, hindi ko nga lang kayo sure kung sobrang ganda and same yung magiging work kasi may iba kasi na kaya mura kasi alam niyo na nagkaka-problem. Yun, siguro tingnan niyo na lang yung mga ratings niya, yung comments. Pero usually kasi nakikita kong mura, noon yung second, o tingnan mo na umpog ko ulit siya sa daliri ko at hindi siya nasira. Girl, nakaka-proud. Tingnan dun sa comment, mataas yung ratings pero yung comments ang pangit. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nagiging ano. Binibigyan naman mataas ang ratings pero pangit yung comment. Tapos meron namang iba na mababa yung ratings, tapos pangit din yung comment. So tingnan niyo na lang mabuti. Tsaka nagsisend sila ng mga pictures doon or ng mga reviews nila. So akin ko pa nare-review pero mag-review ko na siya ngayon and mamaya, no? Tapos, tatanungin ako sa price worth it siya. Kung tatanungin niyo ako kung sa pag-work niya, ay worth it, yes, worth it talaga siya. Kasi nakailang umpog na to, girl. Ayun, dalawa lang yung nasira, no? And kung tatanungin mo ako sa accessibility niya, marami na nagtitinda nito, girl. Meron siya sa Shopee and sa Lazada. Bumili lang ako sa Shopee kasi mas gamay ko yung Shopee. Minsan hindi ko maintindihan yung Lazada. So, ayun. Pero meron siya sa Lazada. So, madali niya siya mahanap. Hindi ko lang alam kung meron siya sa mall. Pero accessible siya sa internet. So, maganda yun kasi hindi ka nalalabas and huwag ka na lumabas as much as possible kasi alam mo naman, ang taas-taas na ng case natin. Huwag na tayo lumabas kung para lang naman sa kuko natin, nasa bahay lang naman tayo. Pero mas maganda, murder ka na lang online tapos i-disinfect mo. Or ay, kung nagmamadali ka, hindi ko siya ma-advise. Doon ko lang siya hindi ma-advise kasi sobrang nagmamadali ka naman. Pero kung gusto mo ng quality at bongga at pak na pak pa rin, isin mo na girl, ilang segundo lang at ilang minuto lang naman ng buhay mo yung mailalaan mo doon. Mag-cellphone ka na lang. O kaya manood ka ng K-drama, manood ka ng kung ano-ano. Kasi actually, aantay mo lang naman siya eh. Parang pipindutin mo na on, tapos magkukusa siya mamatay. So, pang fifth, maganda yung packaging niya actually. Kasi naka-bubble wrap. Para doon naman to sa shop na to. Itong pang fifth, para naman siya sa shop na to. Actually, maganda yung pagkakapacking sa kanya kasi naka-bubble wrap siya. Mas gusto ko yun para kahit pag nag-bump-bump siya kung saan medyo nilagay and hindi siya masyado makompress. Lalo na, actually, yung itsura niya kasi mukha siya madaling masira. Pag, feeling ko pag nabagsak ko ito, masira na. At kung nagustuhan mo itong video na ito, sa tingin mo nakatulong siya at bibili ka, no? At tutulungan din kitang gumastos. So, kung nag-enjoy ka, huwag mo na makalimutan mag-subscribe at click mo na yung like button dyan at i-click mo na yung notification bell dyan sa baba. Noti! Click mo na yan! Click mo na yan. Para naman updated ka sa susunod ko pang mga uploads, yung kung ano pang mga kaek-ekan kong bibilhin na i-review, no? So, sana nagustuhan mo to. So, ayun. See you on my next video. Bye!